Once again, it's your girl Morenx at syempre welcome pa rin sa panibagong episode ng paborito niyong segment na kung saan pag-uusapan natin ang lahat, all about that and more with Morenx. And there you have it, ladies and gentlemen, panibagong episode na naman ng ating pagsasamahan na kung saan probably may makukuha kayong lessons and probably ako din may makukuha from my guest dahil ngayon sobrang special ng ating episode kasi pag-uusapan natin yung kasalanan natin as a person. Kung bakit tayo nagmamahal ng sobra, kung bakit hindi pa rin tayo umaalis sa mga relasyon na hindi natin deserve, at kung bakit hinahayaan pa rin natin na yung taong mahal natin isinasaktan lang tayo ng sinasaktan. Where in fact wala naman tayo ibang ginawang mali kundi mahalin lang sila. And with that, ang title ng ating episode for today ay Bakit Ako Tanga? O, tanga ha, ilimit natin yung parameter ng ating ano, ng ating pag-uusapan. It's all about romantic relationship. Ibig sabihin, bakit nga ba ako tanga pagdating sa isang relasyon? Or hindi lang sa relasyon, bakit nga ba ako tanga dun sa taong gusto ko? Bakit nga ba ako dun tanga sa taong mahal ko? At syempre, makakasama natin dyan ang kahati ng Morenx! Wow! Let's give it up for OM Patrick! Hello, hello, hello! Bakit ba akong guest? Grabe no, bakit ano ka dito? Parang virgin ka dito. Mabait kasi ako today. Ah, mabait ka today. O mag-hello ka naman sa kanilang lahat. Hindi ko na pinakilala yung full name mo. Kasi mas kilala ka ng viewers natin as OM. Kilala ka ng lahat as OM. Hi everyone! So I'm the operations manager of Fairfax Media Inc. in the House of Collab and FNC of course. I'm OM Patrick or everyone calls me here as OM James. So, hi guys! Excited today. Ayun no, grabe. Ako din super excited. Sunod-sunod yung mga guests natin na sobrang bigatin, no? We have Sir JV, tapos si OM. Next week, huwag kayo mag-alala, makakasama natin si Sir John. Meron na, confirm na yon. And for today, sasagutin natin yung question na, bakit nga ba ako tanga? Uy, huwag niyong isipin na connected kay OM na kaya ako titinapi kasi connected sa kanya na tanga siya sa pag-ibig, ha? Hindi naman masyado. Pero medyo lang. Pero alam mo, ako naniniwala ako na we all have our different versions of katangahan. Minsan in denial tayo. Kaya hindi natin, syempre, hindi natin ino-own yung label na yun. Kasi sino ba naman yung gustong mag-own ng label na tanga ako? Diba? Wala. Lalo na ako, hello. with my position, with my stature in life, ang hirap aminan na tanga exactly. ka. Exactly. Tapos, yung parang feeling mo na sobrang baba mo, pero yung nararamdaman mo, pero hindi mo ma-accept sa sarili mo. Parang ang sakit. Oh. Bakit nga ba tayo dumadating na ganun sa buhay natin? Una, people look up to us. Diba? And it's really hard to parang ma-disappoint sila sa idea na, ha, ang taas-taas ng narating mo sa buhay, sobrang okay ng buhay mo, tapos biglang mapapakatanga ka sa taong mas angat ka pa sa kanya. Totoo. Ganun. Dami kong ganyang scenario sa life. There was even a person that nagsabi sa akin before na, uy, before boss ka sa call center, tapos nagsasettle ka sa ganyang tao, sa sinasaktan ka lang niya. Diba? Yung parang, oo nga no, bakit? Alam mo, nasabihan din ako ngayon, kung dati sinasabi kang parang boss ka sa call center, ako naman, ikaw si gandang Morenx, content creator ka, naging FA ka, ngayon kumikita ka ng malaki, tapos biglang hahayaan mo yung sarili mo, nasaktan at i-down ka ng taong yan, at hinahabol mo pa in fact. Pero minsan, ito, una kang sasagot. Pero bakit nga ba, kahit sinasabihan na tayo ng tao, hindi natin na-feel na na-degrade tayo, diba? Sa buhay. Siguro, pero hinahabol pa rin natin yung taong yun. Siguro kasi, we are blinded by love. Mahal natin eh. Kahit anong sabihin mo na, hirap na tayo, na sinasabi ng tao na, ang tanga-tanga mo, you shouldn't do this, you shouldn't do that. Pero anong magagawa mo kung mahal mo? Totoo. You're in that situation because you chose it. At saka, wait lang, perfect dito yung kantang, I can't fight this feeling anymore. Totoo yun, totoo na parang, no matter how hard you try to stop your feeling towards that person, it's impossible. Mm-hmm. Why? Ewan mo, parang that's the magic of love eh. Totoo. Diba? Na parang ayaw mo pero gusto mo. Oo, parang it makes you do things na hindi mo ina-expect na gagawin mo. It makes you go out of your way. It makes you do things that you're not used to doing. It makes you do things that, you know, it is impossible for you. It's unfathomable for you to do on a normal day. Exactly. Pero ngayon, ito, sa title natin na Bakit Nga Ba Ako Tanga, can you tell us a specific situation that once made you a very tanga person dun sa relationship? Kasi nalilimit tayo sa relationship pa. Mm-hmm. Siguro yung lagi mong in-example. Yung US? Yung very recent na parang gusto kong pumunta ng US because of one specific person. Okay, before nyan, gusto ko lang para makakuha lang kayo ng context kung bakit ko yun inaasal sa kanya. Isang gabi, kumakain ako ng dinner. Bigla siyang lumapit out of nowhere. Sabi niya sa akin, Morenx, sabi ko, bakit? Parang
gusto kong mag-aral ba yun, sabi mo? Parang sabi niya, parang gusto kong mag-aral ng US. Feeling ko magta-transfer na ako sa US. Sabi ko, ha? Ganda-ganda ng buhay mo dito sa US. Ano, doon malaki yung bayad doon. Magkakaroon ka naman ng better future. Pero kung kaya mo naman kasi mabuhay dito ng maayos, di ba? Why migrate or work abroad? So sabi ko, bakit? Sabi niya, wala lang. Gusto ko lang. Parang naghanap na ako ng, ano eh, ng possible school doon, ng possible dorm or ano. So sabi ko pa dati, parang naghanap lang kasi ako ng challenge. Oo, parang ganun. Parang hindi niya na nakikita yung sarili niya na mag-rise up dito sa Philippines. So parang sabi niya, baka yung totoong challenge nasa ibang bansa. Eh, I don't believe him. Sabi ko, hindi. Ako mismo nagsabi na, hindi yan. Baka merong someone. Di ba parang biniro pa kita na, hindi niya pa kinukwenta sa akin. Biniro ko siya na may haabulin ka doon, no? Kasi you don't decide. You don't make a rash decision. Exactly. Out of impulse kasi. Oo. Maliban na lang kung nababaliw ko na sa taong yun. Oo, and knowing myself, and as you know me, hindi ako impulsive na tao. So parang that day, sobrang weird noon for the both of us na I said something like that. Looking back at it, sabi ko, oh, I know, why did I say that? Naalala ko, bakit niya sinabi yung mismong araw na yun? Kasi yung mismong araw na yun, yun yung time na lumipad ng airport yung taong yun. Oo. Dapat ako yung maghahatid. Oo, pero hindi mo nahatid. Why? Because sabi mo, it will make me more sad to see that person go na alam kong ang ganda-ganda ng pinagsamahan namin dito. Ang dami niyong memories together here. Yes. Tapos parang, alam mo, the following day, sabi niya pa, lagi siyang mag-isa sa labas. So I keep asking him, sabi ko, uy, parang hindi ikaw yan. Mm-hmm. Sabi niya, wala lang, parang tumitingin siya ng pictures, naalala niya daw yung mga moments na nagka-car drives, na nagda-drive sila, road trip, tapos yung mga, alam mo yung random na, mga Netflix and chill siguro, I don't know. Basta memories, sa sobrang sad niya talaga. Si OM kasi, hindi mo makikita sa kanya, laging nagtataray yan, laging pinapakita niyang, alam mo yung parang on the go siya magtaray lagi sa'yo, mm-hmm. Parang laging Gina G. Pero nung time na yun, sobrang ramdam mo yung lungkot sa kanya. Parang iniwan siya ng, well, totoo naman. Pero para siyang namatayan that time. Sobra. Parang feeling ko parang a part of me is nawala. Hoy. Kasi parang I was super into that person na I was willing to give up what I have here. Exactly. Tapos gusto ko nang mag-move sa US on a clean slate without, you know, my family doesn't even know that I was thinking of that. Tapos nagde-decide na ako noon. Tapos I think nakwento ko pa sa'yo, there was one time na umiiyak ako sa room ko. Tapos so sobrang iyak ko. Hawak ko pala yung passport ko tsaka yung credit card ko. Booking a flight. Kung hindi ako in-stop ng sister ko, matutuloy ko yun. Totoo ba? Yes. And you are that ready for that position na parang you're about to leave na. Parang you're willing to end everything here in the Philippines kasi alam mong feeling mo naman sasaya ka. Pero alam mo yung time na yun, di ba sinabi ko sa'yo, alam mo ang hirap ng position mo na yan. Because what if mahal ka niya dito sa Pilipinas? May iba, should we tell them what's the real story or no na lang? Ikaw, I'm okay. Parang the real story about it kasi, may jowa yung guy. And alam nyo ba, tropa niya pareho. So, sabi ko, you know what, it's hard dun sa posisyon niya kasi tropa niya pareho. Talagang close sila both. Nung mag-jowang yun, close sila. Tapos ngayon, parang vocal naman kasi tong isang taong to na parang gusto niya nga ito, parang na-fall out na doon siya dun sa kabila or whatever. Tapos ito, nagiging marupok that time na parang, what if I give it a chance? Sabi ko, what if you gave it a chance? And then pagdating mo dun, bigla kang iiwan. Biglang magsasarili pala kasi ikaw lang yung nandito kaya naramdaman niya na parang ikaw yung dapat niyang makasama. Yun din yung realization na naisip ko nun eh. Nung sinabi mo sa akin, oo nga no, baka mamaya, he was just into me during that situation. Exactly. Parang siyang situationship eh. So parang, I heard the dating slang lately na breadcrumbing. Oo, na ano ko yan, na nabasa ko din yun. Parang, best exemplification niya is yung kay Hansel. Explain mo muna yung breadcrumbing for everyone. So breadcrumbing kasi, parang, it originated from Hansel and Gretel. Kasi diba, the story of Hansel and Gretel is that they follow a track of breadcrumbs into the forest. So, pero wala silang napupuntahan. So, basically, yun. You're pursuing something pero you don't have an end goal. Which is, ang sakit kasi parang, why are you doing the things that you are doing with that person kung wala naman pala talaga? Parang that is one of the most painful statements na pwede mong marinig. Galing sa isang taong gusto pa, pero yung isa hindi mo sure kung gusto rin niya. Totoo. Nakakaiyak yun. Kaya ako iyak ng iyak, di ba? Kahit ako nung nalaman ko yung situation niya, sabi ko, pag-isipan mo yun, kasi nung time na pinag-uusapan namin, parang Gina G ka talaga, like, ready. Hindi niyo alam, willing na siyang mag-resign sa trabaho niya. Willing talaga siyang i-let go yung magandang buhay do, just to be with that person. Pero araw-araw ko siyang kinakausap noon na, hindi, baka mamaya naguguluhan ka lang sa decision mo. What if it's not what you really wanted? What if pagdating doon, biglang bokya ka pala? What if pagdating doon, parang biglang wala na? Wala na pala. Di ba? Tapos ako lang mag-isa. Kaya
dito pala sinasabi ko na sa kanya na I know it's hard to fight that feeling, but at the end of the day, always do what makes you happy in the long term. Siguro pag ginawa mo yun, saglit lang yun eh. Pero totoo. What if dun pala wala? Yung parang happy ka na lang dun siya, pero marirealize mo din at the end of the day na parang, bakit ko ginawa to? I have a life. I have something na to look back and to do things the better off kesa going there na parang, yun na yun. Pero what have you learned all throughout that situationship na kung asan ka nung time na yun? Siguro, you always need to remember when enough is enough. Kasi, what like I did before is that I always give. Mm-mm. Bigay lang ako ng bigay kahit wala natitira sa akin. And then, I listened to a podcast before. Sabi nung guy, when you love someone, make sure it's 80-20. Oo, tama. It's 80% you love the person, 20% you love yourself. Because if you don't give 20% to yourself, paano mo mamahalin yung tao the right way? Tapos hindi mo mahal yung sarili mo. Paano pag iniwan ka ng tao and then you don't love yourself anymore? You will be wrecked into shatters. Tapos, iwala ka na. Wasa ka na. Parang ang hirap ng posisyon na yun sa time na yun. Parang ito eh. Alam natin, di ba sabi nila, do what makes you happy, follow your heart kung saan ka sasaya. But the thing is, alam natin eh kung saan tayo sasaya. Alam natin kung sino yung magpapasaya sa atin. But the thing is, masaya rin kaya sila sa atin. Na kapag pinili natin sila, pipiliin rin kaya nila tayo pabalik. Yun yung masakit. That's the uncertainty of love eh. Na kahit anong gawin mo, gusto mo man siya, hindi tayo sure kung gusto niya tayo. At saka tama yung sinabi ni Pat na parang, you should know when enough is enough. Kasi, pag hindi mo na-realize na enough na pala yung ginagawa mo, sa sobrang pagpuno mo nung feeling mo hindi pa enough, nauubos ka in the process. Hanggang darating ka sa point na parang pag iniwan ka, nawala ka din. Yeah, and nung sinabi ko yan kanina, enough is enough, there is a quote that I always remember, that I always read whenever I'm down. When you don't get the love that you deserve, you find a way out. Kasi if you don't find a way out, a lot of people that I know, mababaliw ka. Mm-mm. Sa pag-ibig. And then, katulad nung sinabi mo last episode mo na para kang mababakla. Para kang bakla sa pag-ibig. Mm-hmm. And I don't want that kasi parang discrimination against my kind gay people. Pero it's more of below the belt call kasi. Exactly. Ang sakit noon. Pero what can you do? Oo. Tsaka bakit natin sinasabing parang bakla ka magmahal? Ibig sabihin ba yung babae at lalaki, yung straight, hindi all out magmahal? Kasi totoo. They use the term bakla ka magmahal pag yung isang tao sobrang magmahal at binibigay lahat. Hindi lang naman kayo yung parang nabe-below the belt dun. Even straight people should be offended by that. Kasi parang yun ang sinabi na only gay people can love deep. Diba? Can love the way that is so deep na ganun eh. Diba? Ako ganun talaga ako magmahal. Wala kang pakalam. It's the Morenx way. Wag na lang yon. It's the Morenx way kind wow. of love. Diba? Uy, Morenx ka magmahal. Wow! Oh, pero did you regret na at some point minahal mo yung taong yun? No, I didn't regret it because I learned a lot of things. I cannot say the things that I can say now without me experiencing that. I'm a deep believer of learning by experience. Uh-oh. I'm a true Sagittarian by heart. So mm-hmm. I learn from experience, and that experience taught me a lot of lessons, not only to my personal life, but also my professional life. Exactly, because you will never be who you are now without actually experiencing all the things that you have experienced in the past. Correct. Diba? And ako nga, every time they ask me, if there's one thing that you would like to change in your life, in the past, what would it be? And I always say, wala. Or, pag tinatanong nila ako, did you regret something in your life? Sabi ko, wala din. Kasi kahit ka-regret-regret man siya, biruin mo, hindi ko makukompleto yung Morenx ngayon without that particular totoo. Situation na gugustuhin mong baguhin. I always say this thing to my friends na, hindi ka mabubuo pag hindi ka nawasak. True. Kasi, you will learn a lot of things sa pagkawasak na yun. And mabubuo ka lang kapag if you learn to love yourself. Self-love is the key. Exactly. Sabi nga ng t-shirt. No, di ba? Self-love. Kaya guys, available pa rin po ang ating self-love merch sa TikTok shop ng FNC shop. Okay? Kaya naman bumili na kayo doon para lahat tayo mag-self-love. Pwede naman mag-self-love kahit may jowa. Self-love ng may kasama. Di ba? Ang topic natin is, bakit ako tanga? Can you answer that in one sentence? Bakit ka tanga? Because I'm dependent sa kanya. Mm. And it's hard to be dependent sa taong uncertain sa pagmamahal niya sa'yo. Kasi at the end of the day, nagde-depend ka sa kanya, nagre-rely ka sa kanya to do the things that hindi naman dapat. E parang there are a lot of things na kaya mong gawin mag-isa. I mean, if you look at it this way, kaya mo namang malood ng sine mag-isa eh, pero bakit ka naghahanap ng kasama? Totoo. Alam mo, kakabasa ko lang kanina ng isang statement na sakto sa topic mo ngayon. Sabi nila, why do we always assume na we can outsource happiness?
Ah, ang sakit na. Diba? Where in fact, happiness only depends sa atin lang Correct. Mismo. Na tayo lang din ang makakabigay. Wait lang. Kaya kong hanapin yun sa inyo at this very time para mabasa ko sa inyo kung ano yung nabasa ko kanina. Parang it's so good na kailangan malaman ng lahat. So ito, it's from the Artidote sa Twitter. It's crazy when you finally realize that you do not have the power to make others happy. That someone's sense of joy and fulfillment is out of your control. Sure, you can please others with your words, actions, but their true happiness always depends on them. Eto, and yet some of us growing up being made to believe that happiness can be outsourced. That someone or something else has the power to make us happy once we have it. Notice how we are willing to do anything to find that thing or person. But what if that person was all along us? Ito parang Correct. Tayo. Diba? Kasi we make our own path. Exactly. We decide on the things that we do. So we should then parang it's also similar to making a decision. You don't depend on someone to make a decision. Mm-mm. You get their opinion, pero the decision lies on you. Same thing with happiness. Parang people can give you gifts, could make you smile, but that's just short term. Long term and genuine happiness should always come from yourself. Oh, tsaka tandaan nyo naman na even before pa, masaya na tayo kahit wala yung mga taong minahal natin ng romantically. Ha? Kasi syempre sa mom natin na nandyan talaga all throughout. Pero I mean, kasi lagi natin sinasabi na parang iba talaga pag nandyan siya, kulang talaga. Masaya na tayo kahit wala sila. Yun nga lang, mas medyo naging masaya lang nung dumating sila. Pero still, masaya pa rin tayo kahit nawala Totoo. Sila. May nawala ba? Diba? We gained something through it. Diba? Tsaka sa singleness, sa singlehood mo kasi makikita yung idea na yung pagmamahal na pwede mong ibigay sa iba, mas pwede mo palang ibigay sa sarili Correct. Mo. Diba? Self-love talaga. You need to fix yourself first before you're able to love someone else and exactly. share that love with someone. Pero again, we are not invalidating those individual na patuloy pa rin nagiging tanga. Kasi alam Mm-mm. natin yung nararamdaman natin na tanga tayo dati. So, we've been there eh. Tsaka hindi natin ma-judge na parang tanga-tanga mo naman. Siguro nagiging biruan namin. No? Ikaw ang tanga mo. Biruan lang yon. But in reality, please know na we super understand you for who you are. We super understand you sa mga bagay na pinagdadaan mo ngayon. Diba? Parang sabi niya na, pag feeling nyo, ginajudge kayo ng ibang tao, it shouldn't be parang a big deal for you. Dapat hayaan mo sila. Hanggang judgment lang naman nila magagawa nila eh. At the end of the day, it's you who will make your own decision. Pero also, on top of that, aside from the sinabi ni Morenx, one thing I would want for everyone to learn is that you control your own narrative. Totoo. You control how people perceive you. So, let's, even though alam mo lang sa sarili mong tanga ka lang sa pag-ibig, you don't broadcast it to the public. You spare yourself from the judgment and the hatred that is the norm these days. Totoo. Ako nga hindi ako nahihiyang sabihin na talaga nagpakatanga ako dati. Ako din hindi. Diba? Parang siguro, feeling ko proud nga ako. Siguro kasi we're way past that. Siguro if we're on that situation now, nakakahiya siya. Parang, uy, hindi, denial pa tayo yan. Parang, Morenx? Tanga? Parang, why? Diba? Mm-hmm. Pero parang talking about it now and looking back at it, parang okay lang naman pala siya eh. Oo. At least it's an experience na parang pwede mong dalhin all throughout na pwede mo rin i-share sa iba. Na, ito kasi yung nangyari sa akin. Hindi lang ako nagmamarunong. Been there, done that. Parang Ito. Ganyan. Oy, pero guys, opinions expressed by guest and host are solely theirs and do not reflect the opinions and beliefs of the show, channel, or its affiliate. Ako, bakit nga ba ako tanga? If people ask me that question, doon ako naging masaya eh. Parang lagi kong sinasagot yan na, sorry kung tanga ako, doon ako naging masaya. Na kahit minsan, parang nagalit na tayo doon sa taong minsan na pinasaya at napasaya tayo. Hindi pa rin maiwasan na parang, syempre medyo magtatanim ka naman ng sama ng loob. Pero always remember na at some point, parang they made you once happy. Correct. Diba? Pero siguro, gusto kong malaman ng everyone eh, ano yung pinakatanga mong nagawa sa pag-ibig? Pinakatanga kong nagawa? Ito siguro, hindi ko alam, feeling ko naman marami rin gumagawa. Ito yung point na nakikipag-break sa akin yung ex ko that time. Tapos, every day for one whole week, punta ako ng punta ng bahay nila. Minsan doon ako nagsistay sa labas, yung natutulog ako sa damuhan, hang until 3 a.m. Kasi hindi niya ako parang ayaw niyang lumabas ng bahay nila. Sabi niya, umuwi ka na. Ayoko na nga makipag-usap, pero nagbibig talaga ako na parang, please, just talk to me. Kaya natin to. Wag mo, hindi ko kaya. Lagi kong ginaganan. Alam ko nakakaya, pero I once did that. And parang sabi ko, siguro kailangan ko din ma-experience yun para sa the next time around na I will be parang in love again. At least, I know better. Pero grabe that time. Talagang grabe yun. 3 a.m. Biruin mo, pumunta sa kanila ng 11.
Nagsistay ako minsan hanggang madaling araw. Sa labas, ha? Dinaig mo pa nag-vigil sa simbahan. Labas ng bahay. And I don't know if my mom knows that, pero hindi niya siguro alam. Pero it's something na parang masaya ako pag sinishare ko. Naging tanga ako. Ganyan ako katanga dati. At least, diba, you know it. And you acknowledge the fact na nangyari siya. Tsaka alam mo, open ako sa idea dati na before I became an FA, talagang sa break na kasi kami noon, sabi ko, willing akong hindi tumuloy as FA. Basta balikan niya lang ako. Imagine, I almost missed that opportunity for someone who cannot see my worth. Mm-mm. Parang I am very willing to go that far para lang ma-validate yung nararamdaman ko na I am worth it and I am loved. Without actually thinking na dapat yung validation na para sa sarili natin, tayo lang din mismo yung nagbibigay nun. Correct. Di ba masyado nating inaasa yun eh? If you come to think of it this way, siguro kung binalikan ka niya, wala si Morenx kayo. Oo, walang THOC, walang FA. Hindi ka content creator. Exactly. Kasi you're always gonna be limited by the person that you're with eh. It happened for a reason and I'm not a religious person, but God knows naman siguro what he's doing with you. And you are successful with it. Tsaka alam mo, feeling ko, one thing na afraid din ako mag-take ng opportunities that time because I don't want to make him feel like umaangat ako tapos siya iniiwan ko. Diba usually sa mga lalaki, yun talaga yung nagiging problema. Yung ego nila na parang, babae ka eh, bakit mas angat ka sa akin compared? Sabi ko nga sa inyo, be with someone na same kayo ng level ng energy and vibe pagdating sa pag-achieve ng dreams. Correct. Kasi no matter what happens, yung lalaki pag naangat mo, yung ego talaga nila medyo natatamaan. Kahit oh, 'di ba? Aminin niyo, may mga times talaga na ganoon. O siguro, eto, disclaimer, hindi siguro lahat ng lalaki, pero mostly sa nakilala ko talagang ganoon na parang, "Shucks, bakit siya sobrang angat? Eh babae siya, eh dapat ako yung ako yung oh, ako yung lalaki dito, ako yung dominant dito, ako yung boss dito. Bakit hanggang dito lang ako?" Totoo. Sabi nga ng mga friends ko, "Bakit daw ang taas ng standards ko? It's hard for me to date someone that's below me." My position. Exactly. In how and where I am in life. Mm. Kasi parang i-date ko siya, okay. Tapos isusumbat sa akin na naman na. Alam mo, there was even one time before na super like ko yung guy. Sinabihan ako, "I don't like to date you anymore." Alam mo kung ano yung reason niya? Bakit? Hindi ka mukhang kumakain ng fishball. Yun yung reason niya. Na parang, talaga? Kahit paborito ko nga ang kwek-kwek, ang fishball. Sabihin mo sa kanya, ikaw kasi parang fishball lang talagang kinakain mo. Charot. Alam mo kung ano sagot ko nun? Ano? Sabi ko, baka yun lang kasi afford mo. Oo. At saka alam mo, nakaka-offend talaga yung sinabi niya sa'yo. Ha? Sobra. Why would you judge me based on my looks na parang hindi ka kumakain ng fishball? Ito bang nakakatawa dun? Sinabi na sa akin yun, after ko siyang pakainin ng steak. Feeling ko na ano siya nun. Parang na, ano tawag niya, yung pressure siya dahil nga steak. Na-overwhelmed. Well, tinanong ko siya kung anong gusto niyang kainin. Sabi niya, steak daw. Pinakain ko siyang steak. Wow, so may ganong magdaman. Tapos sinabihan niya ako right after the date itself. Like, talaga ba? Ano bang, saan ka lang gagaling dyan? Kahit nakilala mo ko, kumakain ako ng kwek-kwek tsaka kalamala sa kalsada. Ako, I'm so sorry for everybody who's hearing this right now. Sabihin niyo nang maarte ako, high standard, very choosy ako. Pero please, I want someone. I want a man who can keep up with me. I want someone with the same mindset as me. Gusto ko yung may plano. Gusto ko alam yung gusto niya. At gusto ko yung practical na tayo ngayon. Kahit hindi siya mayaman ngayon, pero kung may payaman mindset siya at madiscarding, that's acceptable. Kesa naman dun sa taong sasabihin mo na I think hindi ka kumakain ng kwek-kwek. Diba? Para mo nang sinabing kwek-kwek lang yung kaya mong ipakain sa akin all throughout. True. Tapos ang nakakatawa pala, out of everything that we did, parang yun yung naging basis niya. Sabi ko, okay. Hindi niyo alam kumakain ka rin ng mga barbecue na parang kwek-kwek din yung mga isaw nga. Siya pa nga number one umu-order dito. Wow, kayo. Alam niyo, magtanong muna kayo. Pero gusto ko tanongin, ilan ba yung parang naging jowa? Tatlo lang. Tatlo. Sa tatlong yun, naging tanga ka sa tatlong yun. Oo naman. The first one. Yung first nga. Anong ginawa mong katangahan dun? At ba't ka na-sent home sa buhay niya? Kasi ganito yun. Katangahan because I lied to my mom. Na? And I don't lie to my mom. You lied about? Na may jowa ako. Eh may jowa ka nga. Parang hindi siya open pa nun dati. Kasi parang she's okay na ganito ako. But she doesn't fully accept na magkakajowa ako. She's still hoping na magkakaroon akong jowa mabahal. Ah, so hindi ka ay alam niya na kung ano ka. Oo. Alam niya talaga since elementary pa lang ako, sabi ko nga sa kanya eh. Ang akala ko nga dati, pag nagagwapuhan sa lalaki normal eh. Pero bakit ganun pag babae na gandahan sa kapwa babae nila? Parang okay naman. Parang iba kasi kapag admiration, kapag mayroon ka ng different set of feelings for the guy. If for that guy,
bet ko talaga siya eh. As in, binibigyan ko ng food. Oh. And elementary, lalo na elementary ako, yung guy, kalaban ko sa honor. Wow, maganda naman yun. Magandang ano yung competition yun. Nag-back out ako. Para sa kanya? Yes. Shucks. Grabe, no. Tanga ka pala talaga, no? Oo, inborn. Oo. So, sa second mo na jowa? Ay, nakuwento mo na ba yung sa first mo? Yung sa first naman, parang super Catholic din kasi yung family. Super religious din mm-hmm. kami. Parang hindi super accepted ng mom ko. Tapos lalo palang lola ko. Eh, lola's boy ako eh. Mm-hmm. Ganto ako. Lagi palang sasabihin sa akin, mag-church tayo ng Sabado. Though hindi naman na sinasabi para bumalik ako as lalaki, pero more of find your way. Tapos yun, nung nalaman naman nila, nagka-jowa na ako. Parang nawalan sila lang gana masyado sa akin. Though alam nila na super achiever ako noon. College, ang ganda ng grades ko. Tapos nag-work ako early. Nag-promote ako early. Tapos yun, wala na. Nag-break kami nung guy because hindi naman dahil sa katangahan. But more of me being workaholic and being so studious. Kasi yung guy na super sipag noon, as in lesson plan, papacheck pa na sa akin minsan kung tama yung grammar. Oh, grammarian ka talaga, yes, no? Yes, na very Nazi. Pero yun, the second one, alo, staff ko sa call center dati. Ayun lang, ba't ka nagjojowa ng staff hindi, mo? Hindi, kasi ganito yun. Nagsimula kami both as agent. Sa promote ako, agent ko siya. Bawal ba yun? Hindi naman sa bawal, pero it's more of... Kasi both started naman as agency. True, pero kasi there's something about call center kasi na parang kabitan. Alam mo naman yan. And then, kabitan? Parang, yung mga kabitan? Yes. Totoo ba? May ganyang maraming scenario dyan? There was even one time sa call center, ang tanong palagi dyan, taas kamay ang walang kabit. So mas tinataas na lang ng kamay yung mga walang kabit kasi onti na lang. Kasi mas konti lang sila. Going back to the topic na tanga, ganun katanga ang tao. Kasi even though kahit may asawa na. Meron siyang asawa. Yung sa akin, wala naman. Ay. Binata. So, ang pinakatanga kong ginawa is pinatira ko siya sa bahay. Ba't tanga yun? Eh, what if ano talaga? Tapos, tanga siya in a sense na hindi na namin na separate work and life. Since agent ko siya, kahit sa bahay, inaaway ko siya. Kahit sa bahay? Mm-mm. Kahit sa work? Work, pinagagalit ako siya. Sa bahay, pinagagalit ako siya. Parang dinadala mo yung personal life niya dun sa bahay. Which is... I know it's my fault, pero you can really blame yourself if you want that person to improve for you. Grabe, no, ang hirap. But the third one? The third one, di naman siya ano eh, super toxic na relationship. We broke up na super okay. Since super okay talaga kami, we broke up kasi we felt like it's not gonna work talaga. And then, a couple of months after, he died. Without me saying goodbye. Sakit, no? He died, tapos hindi ako nakapunta sa wake or sa libing niya. Ikaw ba yung last jowa niya? Tapos kilala ako ng parents. Tapos hindi ako nakapunta doon because I have work. And knowing the workaholic me, I'd rather go to work kesa face my emotions. I don't really do well with emotions. You know that. I know that. I super know that. Grabe. Parang yung latter part, parang sobrang nasaktan ako doon. It's because you ended well. It feels like there's more, pero syempre, you both decided not to pursue it anymore. Kasi alam mo, mas okay naman kayo na apart. Pero yung knowing na after a couple of months, he died. Yeah. Parang ang sakit-sakit noon na ikaw din yung last na naging jowa niya. Parang... Tapos yung death niya, super sudden pa. Parang he survived 2 COVIDs. Tapos, after a couple of months ng COVID niya, wala na siya. Lang walang specific. It's because of COVID? Hindi eh. Unidentified yung reason. Like, end up na lang silang pneumonia. So, yun. I didn't get to say goodbye. Which is, antang ako dun sa part na yun na sana pumunta ako. Pero parang, andun talaga yung regret na parang, bakit hindi ako pumunta? Was I too scared to face my emotions? Which goes back dun sa pagiging tanga ko nga. Kasi pag nagbigay naman ako ng emotions, sobra-sobra naman. Tsaka parang ginaghost ka tuloy ng ano, ng, alam mo yun, yung... Nung past? Oo, no? Na parang dapat ba? Kaya lagi ko sinasabi ha, ito, tandaan nyo to, mas mabuti nang sabihin mong at least ginawa ko kesa dun sa statement na sayang sana ginawa ko. Totoo. Kasi kung ginawa ko yun, edi sana naka-move past na ako doon. Hindi ko nga alam kung saan siya nilibing. Mm-mm. Hindi ko alam kung saan siya... Alam ko kung saan siya binurol, pero hindi ko alam kung saan siya nilibing. Grabe yun. Uy, this is a very, 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 very nice podcast segment. And I'm super happy na I get to do it with you. I'm so happy that I'm here. Kasi alala ko pa dati when we were talking about this podcast before. Kasama ko siyang bumuo nito. Kasama ko siyang nag-set nito. Yung parang siya yung nagpo-post sa akin na parang, Morenx, your Spotify, ha?
your podcast, ha? Kailangan ko na ngayon. Kasama ko siyang nag-isip ng title, kasama ko siyang nag-isip ng description. Yung description kong mismo sa podcast na to, hati kami doon. Kanya yung English na part, akin yung Tagalog doon. Pero hati kami doon and I'm happy. Super happy ako na sobrang nandito ka. Mas happy ako for you kasi you've proven not just to me but to everyone that you can do well. Kasi dati, di ba parang... Di ba parang... Konti na lang. Dati, wala talaga. Pero ngayon, before we end this podcast, what is the key message that you would like to tell everybody regarding our topic? Siguro, learn to love yourself. Self-love is always the key for you to be able to share the love that you can provide and give to someone else that will make sure to cherish it. And then... if you have laman someone that's loving you, make sure that you treasure the love that that person provides and gives you. And of course, try to reciprocate it. That's deep. And I love how you threw parang every words that came out of your mouth. Sobrang grabe. Thank you so much, Pat. Gusto mo bang i-follow ka nila sa mga THOC Med? Wag na. Pero guys, ako ha, wag nyo kalimutan na i-follow ako sa aking mga social media accounts. That's Gandang Morris. And of course, please don't forget to follow all our social media accounts. FAIRFAX Network Channel, Facebook, Instagram, and TikTok. And of course, maraming salamat sa lahat ng ating mapagmahal na sponsors. We have Home Sweet PH sa ating inupuan ngayon. We have Cosign, Thrive Limitless, we have Undox, and we have MW Cash. Kaya guys, abangan nyo sa susunod nating episode. Mas marami tayong pag-uusapan at syempre panibagong guest na naman ang ating makakasama na kung saan mapuputo tayo ng tawanan, kwentuhan at syempre chikahan dito pa rin yan sa More with Morenx. Once again, this is Gandang Morenx and OM saying, being different is okay. Bye! Bye.